So guys, isang magandang pagkakataon po ulit para sa ating lahat. To God be the glory po. God bless each and every one of us. And always remember the three important things na dapat ay maging duties na natin sa ating daily routine. Alam na po ninyong lahat yan guys, medyo minamadali ko po ang ending nitong WWTH ko Season 32. Bali, Part 7 na po ito guys, Part 7. So, kaya ako po ito minamadali guys, kasi po gusto ko po agad isunod dito yung content ko na 8 part po yun, 8 or 9, na gustong-gusto ko po may makakita ulit, may makapanood. Ngayon, ini-invite ko po kayo na tapusin niyo po yun, pati po itong pagtatapos ko nitong Season 32. Ang Panginoon na po, ang dahil ang Panginoon na po natin ang bahalang magbalik sa inyo sa pagbibigay niyo sa akin ng maigsing oras at panahon ninyo para madinig, para matapos ang mga content kong ganito. Kasi po ito isang motivation na talagang biblically inspired, dahil ito po inaalay ko talaga sa ating Panginoon at sa kanyang bugtong na anak. Kasi kumbaga sa ano, hindi naman po natin hawak ang ating oras. Sabi nga po nung isang pamangkin po siya, nung isang matuwid na mangangaral na pinagpahinga na ng ating Creator, sabi niya po wag mong hintayin ang oras mo para magbago ka na. Kasi ang kamatayan walang oras at walang takdang araw para kuhanin ka. Walang nakakaalam nun. Iyon ay isang sorpresa. Hindi po totoo yung sinasabi nilang untimely death. Kapag ka po ang tao ay namatay na, yun po yung pinaka-perfect time na talagang nakatakda sa kanya. Kasi sa oras na yon ay binawian ka na ng Panginoon ng pagkakataon na magkaroon pa ng tsansa para makapaglingkod sa kanya. Kasi ang buhay po na pinapahiram sa atin ng ating Panginoon ay talagang hiram lang. Talagang yan dapat ilalaan mo mula sa iyong pagkabata na ikaw ay may isip na alam mo na ang tama at mali upang maglingkod at kumilala sa dakilang manlalalang, sa dakilang Creator. Yan po ang ultimate na misyon ng isang human being. Kahit po tayo'y sabay-sabay pang mag-research, sabay-sabay pa tayong magsaliksik kung mali o tama itong sinasabi ko na to, kayo na po ang bahalang magbigay ng discernment nyo. Ngayon, ako po'y parang napapaisip kung bubuksan ko na yung comments ko, kasi yan po talaga ay matagal nang naka-off. Hindi ko po talaga ino-on ang aking comments. Ngayon, gusto ko na pong i-on yan kasi gusto ko rin pong makabasa ng mga comments sa akin, ng mga taong nagpa-follow sa akin, ng mga taong kahit papano nagbibigay sa akin ng maliit na panahon niya. At ang iba po ay talagang hinahart ang mga ganito kong content. Kasi ako naman po ay hindi naman po ako nagmamagaling, hindi po ako nagpapakaperpekto. Hindi ko po pinupuri ang sarili ko ever since. Ako po ay talagang pinakikita ko sa Panginoon na sa aking kaliitan, sa aking isang pagiging pagsisikap na mabuhay pa ng tama at mabuti, sa mga natitirang araw pa pong pinahihiram sa akin ng ating Panginoon, ay pinipilit ko na po, sinisikap ko na pong ang Panginoon talaga ang binibigyan ko ng glorification ng lahat-lahat na kung ano ako at kung anong meron pa ako at kung anong tinatangkili ko, maging ito man ni isang simpleng damit o isang simpleng pagkain, yan po eh pinagpapasalamat ko na ng buong buhay ko sa ating Panginoon. Actually, ang pinapanalangin ko kung pa nga po ito po ay honest to goodness na pagsishare ko sa inyo ng aking buhay, na ako ay hindi humihingi ng mahabang buhay sa ating Panginoon. Ang akin nga pong isinasamo sa kanya ay huwag ko nang makita pa ang susunod pang mga disasters na mangyayari sa mundong ito, at hanggat maaari ay maisama ko ang aking dalawang anak at ang aking apo. Yan po ang priority ko guys sa aking mga panalangin. At ang sana ang pangalawa pong priority ko sana lahat ng nakakakita at nakakapagtapos ng content kong
biblically Bible verses, biblically inspired na mga what is written truly happen eh. Sana ang mga taong yun ay may faith na talaga sa ating Panginoon at sana eh lahat po kayo ay mapasama sa pipiliin ng ating Panginoon, sampu ng ating mga pamilya. Yan po ang talagang paulit-ulit kong hinihiling sa Panginoon at ako ay huwag niyang bigyan ng mahabang buhay. Kasi ako po'y kinakabahan, ako po'y natatakot, ako po'y nagkakaroon ng nervyos kapag paulit-ulit ko rin pong nababasa at dumadaan sa FYP ko ang mga paparating na mangyayaring kakaiba sa sanlibutan ito. Hindi po sa para kayo ihatidang ko ng ninervyusin kayo, kakabahan kayo. Ito po'y isang real talk. Ito po'y isang facts, guys. Huwag na po nating baliwalain ang nangyayari sa paligid natin. Kung ang iba po sa atin ni bising-bisi pa sa pagpapayaman pero mayaman ka na, eh, sana po'y mapaisip kayo, guys. Sana po'y makatuko ng konti ang inyong mga kaisipan, ang inyong mga puso, na tayo po dapat eh, ngayon eh, nagpapakamadali na naglilingkod sa ating Panginoon. Ipakita na po natin sa kanilang mag-ama na tayo'y nagbabago na tayo'y nagsisisi na. Kasi unless anyone is going to repent, he will perish. Hindi sa magkakaroon ng pagkakataong mabigyan ng Panginoon ng salvation kapag ikaw ay walang pagsisisi sa buhay mo. Kapag lagi mong ini-imply, kapag lagi mong isinasabuhay ang pagiging isang arrogant, ang pag-a-apply po ng arrogancy, ang pagbibigay ng parang lagi mo na lang iniisip na hindi mo na kailangan ng Panginoon sa pamumuhay na pinapakita mo sa kanya. Kasi hindi mo kailangan bigkasin eh, na hindi mo na kailangan o kailangan mo ang Panginoon eh. Nakikita ng Panginoon kung anong galawan ng buhay ng isang tao, ng bawat isa sa atin, guys. Ako pinagpapakariltok lang, guys, kasi gusto ko kahit papano may makapanood sa akin na isa, dalawa, sampo, o lima, o anim, o 20, o 50, o kahit 100 tao na maramdaman niya yung itinatawid kong motivation. Kasi mahirap pong mag-hersey-hersey, mahirap pong maggawa-gawa ng kwento-kwento, mahirap pong mag-imbe-imbento. Ako po, ang pagtatawid ko ng what is written truly happen ay pinagkuhanan ko po dyan eh, mga salita ng mga salitang nakasulat talaga sa salita ng love letter ng ating creator na ipinaliwanag ng mga taong buhay pa sa panahon natin at ng mga taong nagbibigay talaga ng context, ng lalim, ng diin, ng salita, ng pagpapaliwanag ng ating Lord Jesus na ginagamit niya pa po. Yung iba po'y namayapa na, yung iba po'y buhay pa, na gumagawa sila ng mga dokumentary upang ipaliwanag ng malinaw, ng precise, ng concrete ang tunay na konteksto ng salita ng ating Panginoon. Kasi yan po'y utos ng ating Lord Jesus sa huling generation. Eh tayo po'y kabilong doon sa huling generation. Kaya guys, ako ini-invite ko kayo guys, pagtsagaan nyo pong tapusin yung isusunod ko dito. Maaaring isa o dalawa na lang to, e-endingan ko na tong season 32. Isusunod ko po kaagad yung nandito na sa drops ko. Promise ko po yan, guys. Pagtsagaan nyo pong tapusin mula part 1 hanggang part 8 o part 9 man yon. Kung hanggat maaari po, i-save nyo na ngayon. Kayo po ang magbigay ng discernment nyo kung tama o mali yung pagtatawid ko doon at sa mga itong mga content ko na to na nagsusunod-sunod. Kasi ano po, wala po akong ibang motive, guys, kundi kahit katiting, makapag-boost, magbigay ng kaunting booster sa faith ng bawat isang makakapanood ng content ko. Yan po ang aking motivation, guys. Yan po ang ginugol ko sa napakaigsing buhay ng bawat isa sa atin. Ako po mismo sa sarili ko, hindi ko pinapangarap mabuhay ng abutin pa ako ng 80, ng 90, ng 85, ng 75. Eh baka kung ako nga po'y mamamatay ng 60, eh, malaking pasala. Kahit po hindi 60, kahit kung ako'y kukunin na ng Panginoon, at least kahit papaano pinakita ko sa kanya na sa pagiging ganito lang ang buhay ko, pagiging ganito lang ang pagkatao ko, sinisikap kong may taong makadinig nang nadinig ko din, na which is alam kong tama, na which is alam kong totoo, kasi ang ginamit niyang mga tao ay umakay ng mga taong nagkaroon ng matibay na pananalig at banal na takot sa ating Creator through His begotten Son. Yan po ang minomotivate ko, guys, sa paggawa ko ng mga ganitong content. Maging ito man ay templates, kanta-kanta o kung ano man, lagi po yung may Bible verses akong idinadagdag dyan.
Amen. Yan po eh, talagang alay ko sa ating Panginoon at sa inyong lahat. Ako po'y nagte-thank you na nagtsatsagang tapusin ang mga 10 minutes kong content na ganito. Ang Diyos na po ang bahala sa bawat isa sa atin. God bless po, and to God be the glory.